balisain ang taong biglang nang iwan sa iyo gamit lamang ang meditation. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. And bago ko umpisahan, hello muna kayo. Kung ikaw ay bigla na lamang iniwan ng iyong partner o bigla na lamang itong hindi nagpaparamdam sa inyo or nabalitaan nyo na lamang ito na may iba na ngunit kayo pa rin. So kung gusto mo na mabalisa siya at makonsensya siya sa kanyang ginawa na bigla kanyang ipinipalit o di kaya ay habang kayo pa ay meron na siyang iba. So ito ay inyong gagawin para sa kanya upang mabalisa at magparamdam siya at hindi makatulog dahil iisipin kanya at mag-isip siya kung tama ba o mali ang kanyang nagawa para sa inyong relasyon. Dahil sa ngayon, kadalasan ang daming pagsubok sa mga relasyon. Kailangan lamang natin lumaban kung hindi mo kayanin or hindi mo kayang labanan yung mga pagsubok na dumating sa inyo ay talaga namang ay magkakasala ka sa inyong relasyon ng inyong partner. At kung ikaw naman ay kaya mong labanan kahit pa ilan pang babae o ilang lalaki na mangakit sa inyo na pinakita na may gusto siya sa iyo or may interest siya sa iyo, so hindi mo siya papatulan. Dahil alam mo sa iyong sarili, hindi mo kayang lukuhin ang iyong partner o di kaya ay kaya mong lamanan yung mga pagsubok na dumating sa inyo. So, sa isang relasyon kasi, kapag may dumating sa inyo, bigla na lamang na merong maganda para sa iyong paningin, merong gwapo para sa iyong paningin, tapos sobrang magaan yung loob mo sa iyo, sa kanya, tapos may partner ka. So, ang tawag doon, pagsubok. Sinubukan ka ng panahon kung saan o hanggang saan yung loyalty mo sa iyong partner. So, ganun yun eh. Susubukan ka ng panahon. Hindi lang sa tao, kundi panahon mismo ang maghahanap ng paraan paano kanya subukan. Kung paano mo labanan yung mga pagsubok na yun upang hindi ka magkasala sa iyong partner. So, kung ikaw ay may partner na hindi kinaya or hindi nalabanan yung pagsubok na dumating sa kanya at bigla ka na lang niyang iniwan kahit isang araw niya pa lamang yung nakikita o nakilala yung babae na yon o lalaki na yon tapos pinagpalit ka na, so gawin mo ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang mabalisa siya at ma-realize niya lahat-lahat sa pagtulog niya sa gabi. Mag-iisip siya na mali yung ginawa niya, na pinagpalit ka niya o sinaktan ka niya. So ito ay para sa kanya. Ito ay pwedeng gawin sa babae, ito babae namang partner, lalaki to lalaki, syempre babae at lalaki namang partner. Pwede ito sa magkalapit, at syempre sa ating magka-LDR. So ngayon, ang materialis na ating kakailanganin dito, is kailangan mo lamang dito maghanda ng cellphone. So cellphone lamang ang inyong ihanda dito. So, cellphone na may laman ng kanyang larawan. So, ngayon, kapag okay na, yun lamang ang dapat nating ihanda. Kapag okay na ang cellphone na yun, at nakakuha ka ng larawan niya sa social media account niya, kumuha ka lamang, and make sure mo na clear po ito po ang inyong nakuha, and ayun, kailangan na ito ay maganda or gwapo sa iyong paningin. So ngayon kapag handa na yon, kailangan mo lamang na mag-focus ka and kailangan na mag-isa kang gumawa and hindi mo talaga ito ipagsasabi na may ginawa ka.
hindi kong bibigla magpo kapag gumawa ka ng mga ganitong parahiin. So, kapag ready na, ang gagawin mo lamang, titigan mo lamang ang larawan sa iyong cellphone. Titigan mo lamang ito na may buong pagmamahal, focus, at maganda yung intention. Dapat po ay maganda ang intention lamang, positive lamang ang lahat ng iyong nasa isipan. At huwag mo itong haluan ng negative dahil kapag nahaluan ito ng negative, ang mangyayari noon ay mahirapan kang magpagana sa inyong ginawa. Dapat po ay positive lamang lahat ng inyong ginawa. So ngayon, kapag natapos na or nag-visualize ka na, ang sasabihin mo lamang dito or sambitin mo lamang ito ng 3 beses yung kanyang pangalan at apelyido at sabihin mo dito na pangalan niya, apelyido, mabalisa ka at isipin mo ako sa bawat pagtulog mo sa gabi at walang nilalaman ng iyong isipan kundi ako lamang. So, 3 beses po. Pangalan, apelyido, mabalisa ka, isipin mo ako at ma-realize mo ang lahat ng iyong mga ginawa at walang ibang laman ng iyong isipan kundi ako lamang. So, 3 beses mo siya, 3 beses mo siyang ulit-ulitin na pagkasabi iyong dapat sabihin. Again po, pangalan, apelyido ni target, mabalisa ka, isipin mo ako sa bawat gabi at ma-realize mo na mali yung mga ginagawa mo at hindi ka makatulog. Kumbaga, yung mga sasabihin mo is lahat yung positive na kailangan ay ito ay maramdaman niya kaagad. At kailangan na mula sa inyong puso ang inyong mga sinasabi. Kailangan na galing sa inyong puso at taimtim po ito. Dahil yun po ang pinaka-importante kapag gumawa tayo ng ritual. Kailangan na buo po ang inyong paniniwala dahil sa isang ritual, ang pinaka-importante kapag gumawa tayo ng ritual is ang iyong tiwala at paniniwala sa inyong ginawa. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras, pero mas maganda na gabi mo siya gawin bago ka matulog. So, ganun lamang kasimple, and pwede mo siyang gabi-gabi gawin upang mas maramdaman niya at yung mararamdaman niya hindi siya makatulog, ikaw yung iisipin niya. So, ganun po ang mangyayari at ma-realize niya kung ano man yung nagawa niya sa inyo. So, ayun, again po, anytime, at any day po, pwede mo siyang gawin and pwede mo siyang araw-arawin or gabi-gabi mo siyang gawin. Nakadepende po sa inyo kung kailan mo ito ititigil dahil wala naman itong limit and wala po itong bawal. And ang bawal lamang is yung ipagsasabi mo. Dapat po ay sikreto lamang ito. So, ayun, laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang tanap. At mas lalong huwag natin ito laging isipin kung may ginawa tayo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.